Martin, ano, na-discuss na natin yung technical side, no? Yung technology. Sa business side naman. Okay. Sino yung ideal na mag-avail ng Aquaponics? For what purpose? Okay. So, ang Aquaponics naman, pwede siya sa, actually, kahit sa anong range, no? Depende na lang sa budget na meron ka. Mm. Kasi, ang pag maggagawa ka ng system, it can range from 10,000, yung mga basic systems natin na IBC, DIY na drum, mm-hmm. up to, kung gusto mo yung backyard system, nag-range siya ng mga 200,000. Mm-hmm. Tapos kung gusto mo ng full commercial, meron tayong mga halos 1 million na, pero malaki na yung production nun. May mga feasibility studies kami nun, ang ROI nun is 1.2 years, no? So, mababawi mo rin naman yung cost mo. So, ang business kasi namin is to design, build, and provide the equipment. Mm-hmm. Tapos, part na rin yun yung training. So, hindi naman namin iniiwan yung aming mga kliyente. Talagang tinututukan namin yung, ano nila, yun. Mm-hmm. For 1 year, we monitor them as part of our package to teach them the, ano, no, the best practices. Mm-hmm. Yun nga, to teach them the 5 modules, yung 5 hats na tinatawag natin. Mm-hmm. We teach them the aquaculture side. We teach them the growing or the planting, farming side. Mm-hmm. We also teach them the engineering side, the mm-hmm. technical side of things, troubleshooting. And we also teach them yung marketing, you know, yung best practice, how to package your vegetable, how to post-harvest your fish, mm-hmm. post-harvest ng lettuce mo, for example. Mm-hmm. We also give them yung aming way how to compute yung mm-hmm. ROI mo, how mm-hmm. to compute your gastos, mm-hmm. ano yung mga inputs mo tulad ng electricity, mm-hmm. Feeds, mm-hmm. your seedlings, initial seeds, and yung labor mo, no? So, syempre may labor ka dyan kasi may magpapakain ng isda. Mm-hmm. Very basic naman yung labor nito, no? In the morning, mag-feed lang yan. In the afternoon, he can reseed or mm-hmm. do your seedlings. And then sa gabi, mag-feed uli ng isda. And then pagka weekend na, you can harvest na your, ano, your produce, no? Mm-hmm. So very basic nga, ginawa natin halos automated na, halos wala ka nang gagawin. Kung talagang sobrang tamad mo, you can install an auto feeder. And you can install automation then to automatically clean your filter. So it can be all automated, no? So and of course we also teach yung ano, no, teaching side nito, no? So we encourage the farm owner, especially yung commercial ones, to have farm tourism, ano, no? Mm-hmm. To be a farm tourism hub for aquaponics since mm-hmm. we're promoting the technology in the Philippines. Kasi sa tingin namin, swak na swak to sa mga lugar na kung saan may mga drought, mm-hmm. kung saan kailangan ng mag-conserve ng water, no? Mm-hmm. So we also teach them how to teach it. Mm-hmm. That's how we measure kung alam mo talaga ng client namin. If they're able to teach it to others, that's how we measure na talagang alam na niya yung aquaponics. Some of your clients are for their own personal consumption. Ayun, siguro mga 50% ng client namin for their own consumption. Okay. So, obviously, hindi natin pinag-uusapan ng business noon. Kasi yeah. gusto lang nila kumain ng sariwa. Sariwa. Walang sure pesticide. Sila. Yeah, walang sure sila ano yung kinakain nila. Oh, yeah. Kasi sila yung nag-grow. Okay. Saka sobrang fresh talagang. Sobrang fresh. Oh. Pick and ano talaga. Wala man not even a travel time. Wala travel time sa backyard. And okay. It caters to the clients or people na walang oras. Walang oras. Kasi in aquaponics, it's auto ano eh, auto irrigation, no? Mm-hmm. Auto fertigation. Mm-hmm. Na-fertilize na siya, na-irrigate pa siya. Tapos siguro meron kaming another 10% to 20% na semi-commercial. Okay. Ito yung mga 10 grow beds na ganitong malaki. Uh-huh. 10 grow beds yung semi-commercial design namin. Okay. Kasi balanced na yung laki ng fish tank to the 10 grow beds. Okay. Pero yung full commercial namin, we have a 6,000 liter fish tank. It's 3 meter diameter. 6,000 times 6? Times 6. Ganong 3 meter yung diameter niya. We have that in Batangas. Okay. And we have 2 constructions ongoing. One in Isabela and mm-hmm. one in Arayat, Pampanga. So okay. Ongoing yung construction. So kung 6 yun,
it translate to 60 beds. Yeah, hindi naman 60 beds, pero yung length niya, almost 60 beds. Okay. So, yung length nun is 25 meters, dalawang ganun. Mm-mm. So, almost 60 beds yung equivalent. Okay. Balik tayo dun sa semi-commercial. Paano siya kikita? Semi-commercial setups are designed to be deep water culture, all deep water culture. So, ang tanim niya, puro lechugas. Alright. So, ang magkano lechugas sa market ngayon? Sabi natin na yung huling tingin ko, nasa 250. That's supermarket. Supermarket. Okay. Sa, 150 sa palengke. Okay. Minsan 90 pesos. Depende sa breed, no? Mm-hmm. Iba-iba kasing variety ng lechugas. Pero since sa aquaponics, meron kaming system na malapit lang sa Manila, hindi siya sa Baguio, o hindi siya sa malamig na lugar, pero malamig din siya, katulad ng mga hills sa San Mateo, mm-hmm. he can grow cold weather lettuce mm-hmm. in a shorter distance na from the market. Mm-hmm. So, yun yung laban ng aquaponics. You can grow vegetables na pang malamig na lugar, pero tumutubo rin siya sa hindi masyadong malamig na lugar na malapit sa market. Mas mahal yung cold temperature lettuce, tulad ng iceberg, yung romaine, na malaking romaine, no? Mm-hmm. Kasi, una, malayo yung pinanggagalingan niya. Usually, Baguio yan, no? Mm-hmm. May travel time pa, saka hindi naman masyado marami yung produce. Mm-hmm. Enough lang para dun sa selected market na gusto nung, no? Mm-hmm. So, dito sa aquaponics, we choose yung lowland vegetable, seeds na pwede sa lowland, mm-hmm. saka yung mga cold, meron kami sa Cavite na malamig, sa Silang, mm-hmm. Malapit sa Tagaytay. So yun, they choose an appropriate seed for the climate. Mm-hmm. Nag-grow mo siya na mas malapit ka sa Manila. Mas mababa yung, yung production cost. Production cost, mas malaki. Mas malaki yung kita mo. Mas mapapantay mo siya sa benta ng nung galing sa malayong lugar. Mm-hmm. Meron kang data up to how much ang kaya nilang kitain for a semi-commercial on a monthly basis? For a semi-commercial, ang data namin dyan is ang ROI namin sa 10 grow bed system is 2.5 years. Mas matagal siyang i-ROI kasi mas makakunti na production niya. Compared to a full commercial, which is 1.2 years. Mm-hmm. So yun, ang binibenta mo dyan is yung lechugas. Okay. So, imbis na puro gravel bed, gano'n lang dito, puro deep water culture yung gagawin natin doon. Mm-hmm. So again, yung system natin is modular, meaning you can configure it to your to your design, to your desired outcome. Mm-hmm. Aside from the ROI, how much yung pwede niyang kitain? So, for a full commercial system, sa full commercial system natin, meron tayong 3-meter diameter tank. It's 6,000 liters. So may tilapia yun na 1,000 heads, no? So mamaya natin i-compute yung tilapia. Mm-hmm. I-compute muna natin yung kaya niyang i-produce na waste o yung kaya niyang i-produce na waste to sustain yung kanyang vegetable. Ang vegetable niya, siguro, 25-meter grow bed, dalawahin mo yun. Sa isang 25-meter grow bed, merong 1,500 holes or butas na pwede mong pagdamnan. So times 2 mo yun, 3,000 holes. So sa 3,000 holes, makakuha ka in 1 month ng 3,000 heads of lettuce. Ang isang lettuce, pagpalagay natin na 1/4 of a kilo yan. So, apat na lechugas para makabuo ka na isang kilo. So, 3,000 divided by 4, you get 750. So, yung 750 na yun, i-multiply natin sa market price ng lechugas, which is 100. Sabi natin 100 para madali tayo mag-compute. So, makakuha ka ng 75,000 a month. 75,000 a month, i-multiply mo ng 12. So, that's around 900,000, no? So, ang puhunan dyan to build your system is around 1 million, yung full commercial system. Mm-hmm. So, in a year na, makakuha ng 900,000, approximately ang ROI niya is 1.2 years. Mm-hmm. Plus the tilapia pa. So, meron pa tayong tilapia, no? So, meron tayong 1,000 heads ng tilapia. So, yung 1,000 heads ng tilapia natin, sabi natin, sa isang kilo, tatlong tilapia. So, let's divide 1,000 by 3. So, that's around 333, no? So, 333 kilos na yon in 6 months, sabi natin ang isang kilo ang presyo ng tilapia, kung normal black tilapia lang, hindi yung red tilapia, sabi natin nasa 80 pesos. So, 80 pesos divided by 333 is 26,400 approximately, no? So, aside yung kita mo na 900,000 from yung
vegetable, meron kang kita na 50,000, almost 50,000 times 2 natin yung ano no, yung 24 para mabilis lang compute. Yung 50,000 na yun, yun na yung pambayad mo sa operating expenses mo. So, pambayad mo sa kuryente, pambayad mo sa labor ng tao, pambayad mo sa ano pa, ibang overhead expense. So, yung 900,000, sarado mo ng kita yun. No? Okay. So, ilan ang overhead? Ilang tao? Sa aquaponics, sabi natin tatlong tao minimum, no? Para 24 hours may nagbabantay. So isang bantay sa umaga, 3 shifts no sa isang araw. Tapos pag hire ka na lang ng extra hand kapag harvest na. Which is yung daily ano na lang, daily rate ng tao no. No? So approximately sabihin na nating 10,000 a month. Kasi part-time lang naman na trabaho, hindi ka naman full-time na nakatutok diyan. So kung may farm ka, part-time mo lang i-task yung tao, may iba pa siyang gagawin, no? Mm-hmm. So, yun lang yung share niya nung salary niya. Mm-hmm. 10,000 a month, no? That's for 2 people na. So, sabihan na 15 for 3 people. Mm-hmm. And then, yung 15 na yun, you multiply that by 180,000, no? So, 180,000 is your annual expense for your labor, no? For your labor cost. But what about your feeds? Yung feeds naman, hindi naman malakas kumain yung tilapia. So yung 1,000 heads ng tilapia, siguro nasa 4 na sako lang yan. Ang 4 na sako, 800 pesos lang. So 800 times 4 times 2. So 3,200 pesos for your feeds, no? That's assuming that you're not feeding just commercial feeds. Yeah. You're growing your own black soldier fly and you're growing your own azolla to augment the commercial feeds, no? Mm-hmm. Okay na tayo doon sa investment, ROI, kita. Okay, na-mention mo part nung five hats. Part of that is marketing. Yeah. Okay. Can you give us example paano minamarket? Not in your end. Yung okay. End ng client mo. Itong nagpagawa or nagkumuha ng setup. Paano nila ibibenta yung fish? Paano nila ibibenta yung veggies? Okay. So, sa marketing natin, we teach our client yung ano no kasi ganyan, we are social media based na no. Mm-hmm. So our clients, most of them have their own restaurants and have their own food courts. So direct na yun, ibibenta nila yung produce nila. But for some of our clients na wala, they rely on social media no. Mm-hmm. Tapos ngayon, ngayong pandemic na uso yung mga delivery services no. Mm-hmm. So they have a CSA no, community supported agriculture na may subscription. Mm-hmm. So is it working na dito sa Philippines? The community supported agriculture works on a small scale pa lang no. Pero right. that's the design there ano no, or that's the path they're taking mm-hmm. no. Mm-hmm. The community supported agriculture. And of course, hindi naman natin pwedeng i-subscribe lahat yung tao no. So ang yung iba, they do direct market selling. Mm-hmm. So they have a parang farm manager there who goes mm-hmm. to ano no. Uso ngayon yung samgyupsal, no? Nung mm-hmm. lockdown, yung samgyupsal lang yung mga bukas, no? Mm-hmm. So, they go to samgyupsal areas. Because they are near to that area, they can offer their vegetables cheaper, at a cheaper, you know, they can mm-hmm. give discounts. Kasi hindi na nila kailangan i-travel ng malayo. Mm-hmm. So, that's what they do, no? They do online. Mm-hmm. They do, ano talaga, no? They have accounts. Mm-hmm. They do sales talaga, personal sales. And of course, yung iba, they have their own network of restaurants and food parks to supply. Mm-hmm. So before you grow, before you invest, make sure that the marketing side is already ano na, no? It's already planned or fixed. Kasi masasayang yung growth mo, masasayang yung tinatanim mo kung wala kang marketing side. Sabi ko nga, five hats. Mm-hmm. You have to have that five hats ironed in or planchado na mm-hmm. before you start a business venture. Yes. Or else you just try a backyard system to get your feet wet. And na-mention mo yung subscription. Sa States kasi proven, it's working. Yeah. Sa Philippines ba mangyayari? Sa tingin ko, yun nga, the generation now is all online. Okay. Our generation today is now all, ano, no? All attached to the internet, no? So they do their business online, they buy their groceries online, they buy everything, even their shoes, clothes online, no? Nagkakaroon na ng demographic na change na online na, no? All going online. Siguro sa Pilipinas, may bottleneck pa sa production. Mm-hmm.
mm-hmm. may battle, yung bottleneck nasa production kasi since we are a country of two seasons, rainy season and typhoon season, mm-hmm. so hindi matuloy yung production natin, no? So some of our commercial clients do protected sheltered cropping or crops though. Mm-hmm. So they invest on greenhouses, they invest on protection for their crops para year round masupply nila kasi the community supported agriculture relies on constant supply. Mm-hmm. If mapuputol yung supply, mawawala ng tiwala yung online client. Mm-hmm. Doon mangyayari yung bottleneck na tinatawag, no? So by encouraging people to grow, teaching them the proper way to grow, sa ibang bansa nagiging okay siya kasi nagkakaroon ng walang putol yung chain. Okay. Dito kasi magkabagyo lang, mawala yung kalsada, hindi na ma-deliver yung bagyo goods dito. So putol na yung chain. Mawawala ng credibility yung CSA mo. So para hindi mawala ng credibility, we encourage our clients to do local. Ibig sabihin, yung local community muna ang gawa niya ng CSA. Mm-hmm. Ma-perfect na yun sa local community, that's the time he can go to ano, no? Mm-hmm. And sa CSA kasi, hindi naman pwede puro lechugas lang, mm-hmm. puro isda lang. You will partner with other producers. Mm-hmm. The ones you can, ano, kasi ngayon online vetting eh. You can rank, you can rate, you can give stars, no? Yun na yung sa tao, no? Decentralized na yung pag-rate eh, no? Mm-hmm. Kung talagang hindi maganda yung produkto mo, masi-zero star ka. Mm-hmm. Kung maganda yung produkto mo, talagang tataas yan. So doon ka umaasa eh, no? So i-perfect mo muna in a small community para yung gumanda yung ano mo, ma-practice mm-hmm. mo. That's the time you go to a larger community, mm-hmm. which perfected mo na, no? So hindi ka na mamabutol yung supply chain. At sa tingin ko, yun ang pumipigil sa CSA ngayon eh, mm-hmm. supply chain. So, when we design aquaponic systems or we design food growing systems for our clients, we take that into consideration. Mm-hmm. We take the climate here in the Philippines, bagyo season, we design the structures to withstand the typhoon, mm-hmm. we design the crops to grow sa mga low light conditions. We have may technology tayo ng LED, may technology tayo ng indoor lighting para kahit makulimlim tuloy-tuloy yung pag-grow so that hindi maputol yung supply chain. Okay. When you have a stable supply chain, that's the time you have a stable CSA. Okay. Kasi subscription yan eh. Mm-hmm. Paano mo ibabalanse, let's say kung ikaw yung grower, paano mo ibabalanse yung marketing mo at saka yung supply para yung sinasabi mo hindi napuputol, kasi gano'n yan, pag naputol, mawawalan ka ng market, diba? Paano mo yung babalansin? So, sa amin po, nababalansin namin yan through the use of of technology. Okay. Sa marketing side, we rely on social media. We have our Facebook page, we have our YouTube account. Mm-hmm. We also have, of course, yung someone who manages that, no? Or someone who is focused on that. And then sa growing side naman, you have to use technology naman to balance it. Mm-hmm. Ano yung technology na yan? Of course, you use efficient design. Mm-hmm. You use a protected shelter para hindi masira yung production mo, hindi mapeste. And on the business side of things, you need to savings for future improvements and maintenance. Mm-hmm. Hindi yung nandyan ka na, stuck ka na dyan, hindi mo maintain yung system mo, mm-hmm. or hindi ka mag-improve. Kasi there are always improvements. Sabi ko nga, we don't call ourselves experts. For us, para maging expert ka, years of ano talaga yan, no? Mm-hmm. We continuously improve our equipment. We continuously improve on new technologies, no? We don't stick to one weapon or one sword, no? We always sharpen our knives or sharpen our swords. Kasi importante yan in business, you have to be flexible. You have to cope with the changes. For example, ngayon meron tayong outbreak or sanitary outbreak, no? You have to cope sa demand ng market. Dati we focus on commercial, pero ang demand ngayon is backyard. Eh. Kasi there are many clients na ayaw na lumabas. Correct. There are many clients na hindi marunong mag-alaga ng halaman. Walang green thumb. In aquaponics, because everything is designed for you, everything is balanced for you, you don't need a green thumb. Later I'll show you, you just put a seed, it will grow. Mm-hmm.
You just feed your fish, it will provide nutrients. You don't have to measure stuff. No? So, by having a well-designed system, designing it to be mass-produced or to be replicable, nai-replicate sa iba't ibang lugar, you create a resilient food system. Nandun naman yun, yung resiliency, yung reliable food system na kailangan natin ngayon pandemya. What's the demographic of your clients? Your client. Client for another. For aquaponics today, we through the pandemic, we saw na ang mga clients namin, karamihan dito yung mga retiree or senior citizen, hindi sila makalabas eh. They can't rely on they can't really go to the groceries, buy their fresh produce. Sila yung may kailangan ng rich, vitamin rich fresh produce to boost their immune system. So they don't have the time, they don't have the energy, but they have the savings to invest on a food production system that they can grow on their own backyard. Isa pa namin mga client is yung mga OFW. They are abroad, they want to teach new technology. Nakita niya sa abroad. Abroad kasi, in abroad, aquaponics already, it's already a mature technology. Sa Pilipinas, nagmamature pa lang ngayon. No? We're just starting to get to know the technology here. So nakikita nila yung advancement sa abroad because they're OFWs. They want to bring it to the, so they invest in our system, a commercial system. No? And yung iba naman, mga bata, mga kabataan, no? They want to go into farming, they see a gap, eh, no? They see something missing. Eh, no? So yung mga bata naman, ang naiaano naman namin doon is yung teaching naman. Yung naipoprovide naming service sa kanila is yung consultation. They're still young, they don't have enough capital to invest on equipment, pero they have the strength, the energy to learn. So yun yung gusto namin. We give free lectures pa nga on some of our videos in YouTube. No? We do it every week. We do new videos teaching basics, teaching how to sow your seed, teaching how to catch your fish, how to manage your filters. We teach that so that the young generation can be introduced into farming. No? Kasi nga, marami na magre-retire in a few years. Paano tayo pag nag-retire na yung mga yun? No? Wala tayong food security. Ngayon pa nga lang, tumataas na yung presyo ng baboy. Tumaas din yung presyo ng karne kasi nagkaroon ng sakit. No? So, ano yung alternative na sinasabi nila? Is tilapia. So ngayon, medyo dumami yung dumami yung tumatangkilik sa isda kasi nga, maraming sakit yung ibang food natin. Kamusta ang future ng make? Ng company vision mo? Okay. Kasi ngayon, saan kayo papunta? Okay, were you able to top the market na or wala pa, nasa surface pa rin? Saan kayo papunta? Gaano kalaki pa yung business na mag-generate? Okay. So ang vision ng MADE is really the why, yung why namin, why we do it, is for food security, to secure food for the future of the Filipino, no? We believe in we don't believe in one farmer and thousands of hectares. Isang farmer lang, thousands of hectares yung inahaya niya. We believe in decentralized farming, no? We believe in 1,000 farmers, each has a small square meter space, no? Kasi if everyone learns how to grow their own food, we make it easy for them to grow their own food. In fact, we have a new system, a smaller system designed for a personal system, designed for a small condominium or small house to encourage people to grow their own food, no? So yun nga, we in the future we see decentralized small pockets of urban farms in the city. Kasi in the future, una, tataas yung transport cost kung tumaas ng fuel cost, no? Pangalawa, hindi natin masabi kung pwedeng maulit yung pandemic, eh. Hindi natin masabi kung ano yung mag-mutate or umano, no? Or mas lumakas, or ayaw naman natin, no? We prepare for the worst, but we hope for the best, no? By decentralizing it, ngayon yung mga
driving services natin decentralized na, di ba? We have Grab, we have ano, it's decentralized. Ang hindi pa natin na-decentralize is yung food production natin. Masyado tayong reliant on a far away centralized food hub na pag nagkaroon ng typhoon, nagkaroon ng lockdowns, hindi makapunta dito. So by designing something that is easy to install, easy to operate, and produces food in your own backyard, you can encourage even a normal Filipino to grow, no? To grow. Hindi naman kailangan natin ng napaka high tech. I encourage you to go DIY pa nga, di ba? We have videos to teach that teach DIY, no? If you're really serious, we have yung serious equipment to grow it, no? So by decentralizing our food, by having 1,000 farmers having small lots farming on their own instead of one farmer having a thousand hectares or of land farming, mas nagiging secure tayo, no? Mas magiging secure yung ating ano, no, kakainin for the future. Kumusta ang urban farming? Uso lang ba to? Ito ba yung magiging future? Tingin ko dati fad lang yung urban farming, no? Meron lang tayong ibang mga walang magawa, nagfa-farm sa ano. Pero nung nakita nila yung nangyari last year, nakita nila yung kahalagahan ng pagkain, lalo na kung na-lockdown ka, hindi ka makalabas. Nakita nila yung kahalagahan ng meron kang ma-harvest na kahit kapirasong gulay o kapirasong ano, no? At pananim sa iyong bakuran. Ngayon, naging part na siya ng buhay ng Pilipino. Naging part na ng buhay ng Pilipino na meron kang konting manok sa backyard mo, may konti kang halaman sa backyard mo, may konti kang isda sa backyard mo. Nang sa ganun, ikaw ay prepared kung ano man sakuna ang dumating. No? So sa tingin ko ngayon, hindi na siya fad. No? Ano siya, naging part na ng buhay ng bawat isang Pilipino. Naging tumatak na sa isip nila na kailangan nilang food security. Paano mo gustong i-end yung video natin? Paano ko gusto mo yun? Message. So, kami po sa MAID ay naghihikayat na magtanim tayo sa ating mga bakuran, sa ating mga sariling bakuran. Hindi natin alam kung kailan mawawalan tayo ng makakain, hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng susunod na sakuna. Sa pamamagitan ng pagtatanim sa ating bakuran, magiging mas ano tayo, mas prepared tayo, no? Mas resilient tayo sa kahit anong dumating na dagok ng tadhana, no? Sa atin, no? So hinihikayat natin yung mga kabataan, no, na merong mga teknolohiya na makakatulong sa inyo upang mapadali ang pagtatanim. Hindi naman kailangang magtanim ay di biro, maghapong na kayo ko. Lumang ano na yan, no? Lumang tugtugi na yan, no? Ang mga teknolohiya na makakatulong sa atin, manood tayo sa online, no? Marami tayong channel dyan. Nandyan ang Agribusiness channel na matututo ka ng iba't-ibang ano, paraan ng pagtatanim, pagninegosyo sa pagtatanim. Meron din po kaming Madodol channel sa YouTube. Niyayaya ko po kayo na mag-like, share, subscribe para matuto po tayo, no? Gamitin natin yung panahon ng lockdown na i-increase yung ating kaalaman, no? Huwag nating sayangin ang oras natin, no? Gamitin natin ito para increase ang ating kaalaman na paano magtanim, matuto magtanim. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng tinatawag nating food security para sa kinabukasan ng ating mga anak, para sa kinabukasan ng ating bansa, no? Walang ibang tutulong sa atin kundi ang sarili natin, no?